Magandang-magandang araw po, aming mga minamahal, kasambuhay, kasambahay, sa lahat po ng sumusubaybay sa mga programa namin. Magandang-magandang araw at nawa ang biyaya ng may kapal. Ngayong panahon ng mahal na araw ay mapasa ating lahat. Napansin po ninyo nung Lunes Santo at Martes Santo nagbigay sa atin ng panayam ay mga batang miyembro ng Society of St. Paul. Nauna si Father Ian, sumunod si Cleric Micah, at ako po ngayon, ang inyong lingkod, si Father Ray Reyes. Ako lang po ang may edad sa tatlo, pagkat ang aking pong paksa ngayon na ibibigay ay tungkol po sa buhay ng mga senior citizens. Sa araw pong ito, ating pong tututukan at tatalakayin ang mga kaganapan at ang mga pinagdadaanan ng mga senior citizens. At hahanapan po natin ng kahulugan at buhay upang matulungan ang lahat na maisabuhay at dalhin ng maluwag sa kalooban ang mga dumadating at pinagdadaanan. Hayaan niyo muna ako na magkwento. Ibigay niyo ako ng pagkakataon na sariwain muli sa aking gunita ang mga di ko malilimutang karanasan na aking pinagdaanan sa aking mismong mga magulang, sa aking nanay at sa aking tatay. Natatandaan ko pa po noong yung isa kong kapatid na nakababata sa akin ay nalagay sa panganib, nag-agaw buhay sa isang ospital at bago siya tuluyang pumanaw, hiningi niya na makasama ang aking ina, ang nanay ko, kaya nakasama siya ng kapatid kong pumanaw at ang nanay ko. At doon ay nasaksihan, naranasan at pinagdaanan ng aking nanay, mismong nanay ko, ang pinagdaanan ng kapatid ko ang kanyang pagpanaw. Isang karanasang mahirap, mabigat, at napakatinding dalhin sa dibdib. Natatandaan ko pa rin yung aking kuya na mas matanda sa akin. May asawa na't lahat. Ang bahay ay malapit lang sa amin, subalit ang nanay ko ay hindi natutulog hanggat hindi dumarating ang kuya ko. At tatanungin pa, dumating na ba ang kuya mo? Saka pa lang siya matutulog. May asawa na po yun, may anak na. Tatandaan ko pa rin. Yung pong aking mas nakababatang kapatid na si Monsignor Jerome. At siya po ay pare dito sa Archdiocese ng Manila. Nang siya po ay inatasan ng Yumaong Kardinal na ipadala sa Roma at magpatuloy ng kanyang pag-aaral upang magpakadalubhasa, ang nanay ko ang unang nag-react. Ang sabi niya, huwag ka na lang ang ipadala. Kung maaari bang pari na lang, huwag ikaw. At kung pwede kong makausap ang kardinal ay makikiusap ako, huwag ikaw ang ipadala. Sapagkat mabigat para sa isang magulang, sa isang ina, ang bawat anak na lumalabas sa bahay, lumalayo sa tahanan, pagkakataong hindi makikita ng matagal ang anak. Natatandaan ko pa rin, yung sumunod sa aking kapatid na babae, 29 anyos na't lahat, kailangan ng mag-asawa at magpakasal dahil may edad na. At sa aming probinsya sa Bulacan ay uso pa noon ang pagpapautos upang pag-usapan ng magaganap na kasalan. At ang nanay ko ay ayaw. Ayaw pumayag at ayaw humarap sa pamanhikan. Ang kanyang katwiran, mahirap daw ang buhay ng pag-aasawa at ayaw niyang maranasan yon ng kanyang sariling anak. Wala naman pong makakaintindi at makakaunawa sa damdamin ng aking ina, kundi ang kapwa-ina niya. Kapwa-ina din ang makakaintindi nun. At ako'y tahimik lang
at inuunawa ko ang kanyang karanasan. At ang aking ama, ang tatay ko, tuwing ako ay dadalaw sa kanya, bago ako umalis, walang ibang sinasabi ko hindi, mag-ingat ka anak sa pagdadrive, sa pagmamaneho, iba ang panahon, masama ang panahon, mag-ingat ka. Paulit-ulit ang sinasabi ng aking tatay, mag-ingat ka anak. At bago kumagat ang dilim, gumagabi na anak, umuwi ka na, hindi kita pinagtatabuyan, pero gabi na, umuwi ka na. At hanggang bago siya pumanaw, ang tatay ko, nandun ako sa kanyang paanan, ang kanyang sinabi ay, paano na kayo, mga anak ko? Papanaw na ako, wala na ang nanay nyo, mawawala pa rin ako. Wow, sabi ko, noon, ganito pala ang magulang, ganito pala ang maging tatay. Mamamatay na lang, anak pa rin ang iniisip, anak pa rin ang binibigyan ng matinding malasakit. Ang aking pong naipakibahagi ay ilan lamang sa mga karanasang hindi ko malilimutan pagkat naging bahagi ng aking buhay. Ang naging buhay ng aking ama't ina ay hindi naiiba at hindi nalalayo sa buhay at karanasan ng ating mahal na Birheng Maria at ni Jose. Pakinggan po natin, mga minamahal, mga kasambuhay, ang kwento ng buhay ni Jose at ni Maria na nasasaad sa banal na kasulatan. Buhay na buhay ang karanasan ni Maria at Jose. Bilang mga magulang na pinili ng Diyos, bilang isang ina at bilang isang ama kay Jesus, ang dalawang ito ay pinili ng Diyos. Binigyan sila ng pagkakataon at ibinigay ang napakagandang pribilehiyo na maging ina at ama ni Jesus. Sapagkat ayon sa plano ng may kapal, ang kanyang anak na si Jesus ay mabubuhay, lalaki sa loob ng isang pamilya, sa ilalim ng pangangalaga ng isang ama at ng isang ina. Bagamat sila'y binigyan ng pagkakataon ng may kapal, at binigyan ng napakagandang pribilehiyo. Subalit ang pribilehiyo iyon ay nangangahulugan na ang kanilang magiging buhay ay magkakaroon din ng ibang kulay at ibang karanasan. Pagkasilang pa lamang ng sanggol na si Jesus, dumating na kaagad ang pagsubok sa mag-asawang si Maria at Jose. Dumating ang banta sa buhay ng sanggol. Natural sa puso at diwa ni Maria at Jose, nandoon ang pangamba, ang matinding pangamba na ang kanilang kaisa-isang anak ay nalalagay sa matinding panganib. At sa tulong ng poong may kapal, sa gabay ng isang anghel, sila ay tinulungan tumakas sa Ehipto upang pangalagaan ang sanggol. Pagbalik nila mula sa Ehipto, nanatili sila sa Nazaret, kung kaya ang Jesus ay tinawag na Jesus na Nazareno, pagkat doon sa Nazaret mismo
binuhay, pinalaki, sinubaybayan, inalalayan ang kanilang kaisang-isang anak na si Jesus. At sa buhay ni Maria at Jose ay dumating din ang mabibigat na pagsubok. Pagkat bilang magulang, hindi maiaalis anumang iwas ang gawin na may darating at darating sa kanilang buhay at karanasan. Unang pumanaw si Jose. Ang tatlo sa pamilya ay nabawasan ng isa. Ang padre de pamilya ang naghahanap buhay, ang nagbibigay buhay, ang naunang mawala sa tatlo. At wag po nating iisipin na kaya naunang pumanaw si Jose ay dahil sa hindi makakayanan ni Jose na makitang si Jesus ay nagdurusa at mamamatay sa krus, ay wala po yung katotohanan at wala po yung pinagbabasihan. Tapos na po ang misyon ni Jose. Hanggang doon na lang ang misyong ipinagawa sa kanya ng may kapal. Subalit ang kanyang pagkawala ay nagsilbing isang dagok sa mahal na inang birhen at sa ating mahal na Panginoong si Jesus. Nabiyuda ang mahal na inang birhen. Naiwan siyang nag-iisa at si Jesus na lang ang kanyang kasakasama sa buhay. Subalit, dumating naman ang isa pang pagkakataon na si Jesus ay kailangang tumupad sa kanyang tungkulin at pananagutan. Kailangang iwanan niya ang tahanang nagbigay sa kanya ng tuwa at ligaya, kupkop at pagmamahal. Kailangang iwanan niya ang secured na tahanan upang ipagpatuloy at simulan ang misyong ibinigay ng kanyang ama sa kanya. Parehong napakahirap para kay Maria at para kay Jesus na sila'y magkahiwalay pagkat dalawa na lang sila sa mundo, dalawa na lang sila sa bahay, dalawa na lang sila sa pakikipaglaban, pero kinailangang sila'y magkahiwalay. Physical separation. At unawain din nating ang mahal na birhen ay nagkaroon din naman ng separation anxiety. Pagkat hindi natin maiaalis kay Maria bilang isang ina na mag-alala kay Jesus kahit na siya'y may edad na noon, mga 30 taon. Para sa isang ina, maligaya siya, punong-puno siya ng ligaya at kampante sa puso kapag nakikita niya ang kanyang anak. At kapag ang anak ay lalayo at lalong hindi niya makikita araw-araw, ang puso, ang diwa ng isang anay nando doon sa kanyang anak. Kung kaya naririnig din natin sa kwento ng Ebanghelyo na kapag may pagkakataon na mababalitaan ng mahal na ina na si Jesus ay nando doon sa lugar na yon, ando doon sa lugar na yon, hindi nagdadalang isip ang mahal na inang puntahan ng kanyang anak, makita lamang ang kanyang anak. Ang damdamin ng ina'y punong-puno ng kaligayahan at kasiyahan. Makita ang kanyang anak na nasa maayos na kalagayan. Subalit hindi diyan nagtatapos ang kwento ng isang ina. Dumating kay Maria ang pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay na kailangan niyang masaksihan mismo ang kamatayan ng kanyang anak at siya ding mismong ina ang maglilibing sa kanyang anak. Kaya meron po tayong tinatawag na mga hapis ni Maria, hapis ng isang magulang, hapis ng isang inang at magulang na nagmamahal at patuloy na nagmamahal sa kanyang anak. At kung kailangang ibigay ang buhay, walang dahilan para hindi niya ibigay. Mga minamahal, mga kasambuhay, makaka-relate po ang mga senior citizens dito sa kwento ng buhay ni Maria at Jose.
makaka-relate kayo sapagkat ang kanilang pinagdadaanan ay inyo ring pinagdadaanan sa kasalukuyan. Sa personal na buhay, hindi kayo bumabata, kayo ay tumatanda. At ang mga patunay ay nararamdaman nyo na ang mga kakaiba sa inyong katawan. Lumalabas na ang mga masasakit sa inyo, ang mga pagsakit-sakit ng mga kasukasuan. Nararamdaman nyo na ang dati nyong lakas ay hindi nyo nataglay. Dumarating ang pagkakataong nagkakasakit na rin. Katulad nyo, senior na ako, nagkakasakit na rin ako. Bagay na hindi natin maiiwasan, mga kapanalig, mga kapatid, mga kasimbahay. Ang pagkakasakit ay hindi natin maiiwasan. Bahagi po yan ng ating kalikasan. At sa palagay nyo, noong ang ating mahal na Panginoong Jesus ay umalis at tumutok sa kanyang misyon, na ang mahal na inay na iwan sa kanyang tahanang nalulungkot, nagdurusa, naghihintay sa mga araw na baka sakali ang kanyang anak ay dumating at dumalaw. Naalala ko pa, mga minamahal, bago po yumaw ang aking mahal na nanay, nung siya po'y nagkakasakit na, dahil ako po'y busy, pare, ano, misa dito, misa doon, blessing dito, kasal dito, hindi po ako nagkakaroon ng panahon na dumalaw. Busy nga po eh. At ang aking pong ginagawa, lagi po akong nag-uutos sa aking kababayan, malapit din ang bahay doon sa amin. Nagpapadala ko ng prutas, nagpapadala ko ng pagkain, at sinasamahan ko ng konting pera, baka siya may kailangan. Subalit isang bagay ang hindi ko malilimutan. Pinasabi sa akin nung aking taong inutusan, pakisabi sa aking anak na hindi ko kailangan ang prutas at ang pera. Ang kailangan ko ay kanyang dalaw. At mula noon, sinikap ko, kahit anong hirap at pagod ko, uuwi ako pagkat ako pala'y hinihintay ng aking minamahal na nanay. Ganun ang mahal na birhen. Naghihintay sa bawat sandali, sa bawat araw. Baka sakaling dumating ang aking anak na aking hinihintay. Masakit para kay Maria, at pero kailangan tanggapin niya ang mapait na kabanata na pagdadaanan ng kanyang anak na si Jesus, ang pagkapakasakit at pagkamatay sa krus. Para kay Maria, kung mapipigilan lang niya, huwag na lang sanang mangyari ito sa kanyang anak. Pero kailangan tanggapin niya kahit na mabigat sa kanyang puso at kalooban. Ngayon, mga minamahal, ang tinatawag na pangamba, ang takot ay nasa sa puso ng marami nating mga kababayan. At kasama na dyan ang mga senior citizens. Silang mga magulang, silang mga lola, silang mga lolo. E siyempre, pag andin yan sa kanilang tahanan ng kanilang mga apo, hindi lang ang anak ang kanilang iniintindi, ultimo mga apo ay kanilang iniintindi. Kailangan masiguro na ligtas ang aking mga anak, lalo na ang aking mga apo. Kailangan ligtas sila sa anumang kapahamakan, sa kuna, lalo na itong COVID-19 na pumapatay. Sakit na walang awa na kumikitil ng buhay. Kung kaya, mga minamahal, intindihin po natin ang ating mga magulang na kung hindi pa kayo umuwi ng bahay, dala-dala nila ang takot at pangamba hanggat hindi kayo umuwi at nakikitang kayo'y tahimik at ligtas sa anumang kapahamakan.
At saka lamang po sila makakatulog, saka lamang sila mapipirme ng isip, ng puso, at ng kanilang kalooban. Hindi natin alam kung ano ang ating haharapin pa sa mga susunod pang mga araw at linggo sa kasalukuyan. Kung kaya hindi natin maiaalis sa ating mga senior citizens ang labis na mag-alala, mag-intindi, at ako po ay hindi nagtataka na ang marami sa kanila ay hindi makatulog ng mahimbing. Pagkat inaalala nila ang kanilang mahal sa buhay. Paano na tayo? Ano ang ating gagawin? Ito rin naman ang tanong ng mahal na inang Biryan, di po ba, sa anghel? Paano to? Paano mangyayari ito? Paano ko to haharapin? At ang ating butihing ama na si Jose sa ating ebanghelyo, wala siyang inisip kundi ang kabutihan ng kanyang may bahay na si Maria. Hindi niya inisip na gumawa ng isang bagay na makasisira at makapipinsala sa buhay ni Maria na minsan ay minahal niya ng todo. Ayaw niyang saktan si Maria at ilagay sa panganib ang kanyang buhay, kung kaya ayon sa kanyang malasakit, magdi-disappear na lang siya at hindi na niya ilalagay si Maria sa panganib. Pareho sila, si Maria at Jose, na nagkaroon ng agam-agam sa puso at kalooban. Pareho din silang nagtatanong, paano na tayo? Subalit, isa lang po ang masasabi natin sa mag-asawang ito, si Maria at Jose. Nanalig sila sa pahayag ng anghel. Binigyan nila ng pagpapahalaga ang bawat kataga, pahayag at pangako ng Diyos na inihatid sa kanila ng anghel. At dahil sa kanilang pagsang-ayon at pagtupad kung ano ang ipagagawa sa kanila ng Diyos, nalampasan naman nilang lahat ang pagsubok sa kanilang buhay. Nagawa nila ng maayos ang lahat ng ipinagagawa sa kanila ng Panginoong Diyos. Naging matagumpay sila, mga minamahal, sa kanilang buhay at bokasyon bilang mag-asawa. Mga minamahal, matuto po tayo sa mga naging halimbawa ni Maria at Jose, lalo na sa panahong iyon. At ito po ay muli kong ipinahayag sa ating mga senior citizens, sa mga nanay at tatay, sa mga lolo at lola. Naging buhay kay Maria at Jose ang pag-ibig. Buhayin po natin ang pag-ibig sa ating puso at sa ating kalooban. Punuin natin ang pag-ibig ang ating puso. Sapagkat kapag ang puso natin ay punong-puno ng pag-ibig, walang mabigat na sitwasyon ang hindi natin madadala at mapagtatagumpaya. Kahit na ito'y mga hulugan na tayo ay magpakasakit at magsakripisyo. Yan po ang unang sikreto ni Maria at Jose. Pagkat sila'y nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kanilang pamilya at nagmamahal kay Jesus. Lahat ng pagsubok, sakripisyo at mabigat na pinagdaanan ay kanilang napagtagumpayan. Kapag may pag-ibig sa puso, walang hindi natin madadala, walang hindi natin kakayanin, kayang-kaya, at walang hindi natin makakaya. Pangalawa, mga minamahal, ang pasensya. Sinasabi na habang ang isang tao ay tumatanda, inaasahang mas mahaba ang pasensya sapagkat mahaba ang karanasan
lumalawak na ang kaalaman at sa makatwid meron siyang dahilan na pagbabatayan para maging pasensyoso o pasensyosa. Pero hindi ito ang nangyayari, mga minamahal. Napakalaking tukso at pagsubok sa mga senior ngayon, madaling mawala ng pasensya. Kaya kung kayo laging nagiinit ang ulo, laging mainit ang ulo, nagsasalita ng masama, isa lang po ang ibig sabihin yun, umiiksi ang ating pasensya na dapat sana'y mahaba. Lalo na ang inyong mga apo na madalas naman ninyong nirereklamo, super kulit, hindi nakikinig, hindi sumusunod. Ang ingay-ingay, takbuhan ang takbuhan. Eh, anong gagawin niyo? Eh, mga bata po yun. Hindi naman habang panahon ay bata sila. Kailangan natin ng pasensya upang matuto tayong maging tolerant sa isa't isa. Ang mga mag-asawa po ngayon habang tumatanda, lumalabas din ang mga kasungitan. Yun po yung mga karanasan ng mga matatandang kakilala ko ngayon, daingan ang daingan. Eh talaga pong ganun. Iba na po kasi ang kalagayan at ang pinagdadaanan. Pero kung mananatili lang po sana talaga ang pasensya sa bawat isa, naroroon pa rin ang tinatawag na pag-unawa at pagbibigay ng pag-unawa pa. At nasa ganon, magiging maayos ang kalagayan. Pangatlo, mga minamahal, ang tinatawag po nating shared responsibilities. Yung bang tinatawag nating pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, at pagtutuwangan bilang isang pamilya. Magkakaagapay sa anumang dumarating sa ating buhay. Ako po'y labis na naniniwala, mga kapanalig, na sa panahon ngayon at sa matindi nating pinagdadaanan, kung makikita ng ating mahal na Panginoong Diyos na sa loob ng tahanan at sa bawat pamilya, ang bawat miyembro at ang lahat ng kasapi nito, kung nagkakasundo at magkakatuwang sa pagdadala ng anuman, mabigat man o hindi, magkakaagapay anuman ang pinagdadaanan, magdadalang awa sa atin ang Diyos kapag nakikita niya na tayong lahat ay nagkakaisa, nagtutulungan, nagsishare. Mga minamahal, hindi makatatanggi ang Diyos. Hindi tayo bibiguin ng Diyos sa ating kahilingan at sa ating panalangin kung nakikita niya mula sa atin ang kanyang hinahanap upang muli niyang ipahayag ang kanyang pagmamahal at awa. Muli po, mga kapatid, mga minamahal, yung huling punto ko po na gustong bigandiin, shared responsibilities. Magkakasundo, magkakatuwang sa anuman, magkakaagapay sa hirap man o ginhawa. Pagpalain tayo at pangalagaan ng ating poong may kapal. Magandang araw po.